What's up, guys, and welcome back to our channel. Today we are going to unbox the new delivered computer. Oh, by the way, it's a laptop, bruh. And by the way, I'm very thankful for this Friday, and it's a beautiful morning, and I just got here, still here working at home. And today I just finished my work, so nagpapasalamat ako sa Diyos, sa may kapal. Binayaan na naman tayo ng isang produkto galing sa Acer. So ito yung bagong computer na gagamitin natin na from work from home. Tara, buksan na natin. So ito, Acer. Yan. So naka-seal pa siya. So ang gagawin natin, tanggalin lang natin itong seal. Bagong bago, fresh na fresh. Yan. Inalili ko na lang. By the way, no, I'm really happy that naka-reach na rin ako ng 291 subscriber. At salamat sa mga views niyo at inabangan nyo ang aking channel. Sa mga videos ko, mga videos, papasalamat sa kayo, sa inyong lahat. Kahit na papano, natutuwa ako at nandito kayo, lagi sumasabay-bay. So ito siya, well packed siya. Pagka inangat nyo, tanggalin nyo ng itong dalawang karton na to. Ayan. Ayan, pang kanyang pang safety. So ayan, Acer Chromebook. So ang kanyang model. Ayan. CP713 1WN 385L. Yan. Ayan, sa CP713 series ng Acer. Yan. So, yun yung bagong labas na device na Chromebook. So, ito. Gagamitin din natin siya for work from home. Yan. Mainit-init pa. Yan. Fresh out from the box. At meron pang munting paper shield. So ano siya? Uy, Core i3 8th gen. Mataas to, sigurado. At meron siyang metal chassis, ito 'yon. Corning Gorilla Glass. Pag sinabing Corning Gorilla Glass is matibay siya. Ito siya. Glossy type. So guys, alam niyo ba itong computer na to ay touchscreen. Touchscreen siya. So meron siyang 3:2 radio display, ratio display, up to 10 hours of battery life. So magagamit mo siya na pangmatagalan. So ito yung webcam niya. By the way, guys, no, maganda ang webcam niya kung tutusin. Kapag tinurn on mo to, ito nga pala yung kanyang gilid. Makikita mo meron siyang power button, meron siyang volume up and down. Ito yung kanyang battery indicator. Ito yung kanyang USB Type-C. Ayan, guys. Pero kung gusto nyong gumamit ng pen, pwede rin. Ayan, pwede kayong magsulat dyan. Screen na yan. Pwede nyong ilagay. Pwede nyong gamitin na lang. Daliri. Makain nyong gumamit ng touch pen. Dito naman sa other side nyo, sa left side, meron tayong headphone. Meron tayong para sa micro SD card. Meron tayong USB 3.0 para sa fast storage connection or for transferring of data. Ito rin, another USB Type-C para sa mga extra devices na gusto mong connect na merong adapter. So yun, turn on na natin. Tignan natin ano mga makikita natin sa loob. So low battery siya, na? So kailangan pa natin siyang i-charge. So by the way, kasama ng box na to, of course, this is a laptop o yung Chromebook. So meron siyang power cord. Yan. Ito. Meron siyang yung charger. Ito siya. So Type-C. Yan, oh. So by the way, guys, no, wag niyong susubukan gamitin to dahil mataas ang kanyang wattage, no. So makikita nyo sa output niya, meron siyang 5 volts 3 ampere, 9 volts for 3 ampere, 15 volts for 3 ampere, 20 volts for 2.25 ampere, and it has a 45 wattage at the maximum wattage niya.
So guys, hindi to para sa phone. Please lang, wag nyong gagamitin to sa phone dahil baka pumutok ang battery ng phone nyo at hindi kayanin yung sobrang bilis ng charging niya. Ginawa ito para sa Chromebook lang. Wag nyo siyang susubukan sa mga ibang phone nyo. Kung gusto nyo mag-eksperimento, pwede rin nyo naman gawin. Pero it's at your own risk na lang kung gagana or hindi. Kung nag-charge ang phone nyo dahil sa ginamit nyo itong charger na to, na para sa Chromebook, kung nag-charge ng mabilis at hindi naman nasira, okay lang, go nyo lang. Of course, hindi mawawala dyan kung hindi nyo alam paano gumamit ng Acer na Chromebook. Meron tayong ito registered product lang. Meron tayong SKU number or declaration of conformity lang to. So ito yung, ayan, yung parts lang. Yung in-explain ko sa inyo kanina. Yung iba lang yung mga information na iba't ibang language lang siya. So ito yung manual niya, yung basahin, sa setup niyo muna. Yan, diyan kayo mag-start. So tulad nung kanina, yan, mag-e-enter kayo ng name niyo. Yan. Mag-sign up kayo sa Chromebook. So usually yun naman makikita niyo, no? Yan. Kasi ito yung mga nakikita niyo. So kung makikita niyo yung previous vlog ko noong nakaraan, na nag-charge ako ng Chromebook na gamit yung Teclast. Ito rin yun halos eh, nakikita nyo. So, parehas din siya ng mga previous Chromebook na na-receive ko. Pero ito yun halos parehas lang ng design. So, yun, napakaswerte ko at may bago tayong Chromebook na gagamitin. So, ito yung warranty agreement para sa Chromebook na yan, tatago lang natin to, hindi natin to iwawala. Yan. So guys, kung gusto nyo rin baguhin Chromebook, o sa kung laging napapasok sa isip nyo ang Chromebook is gawa ng Google. Chromebook eh, so from the word Chromebook or Google Chrome, doon na buo rin yung idea eh. So kung halimbawa nagsasawa na kayong gumamit ng Chrome OS, pwede naman yung i-reformat, gawin niyo siyang Windows 10 or Linux. Pwede naman. Pero it's at your own risk, pero itong Chromebook na to, ginawa talaga to para sa Chrome OS. Sara guys, gamitin natin to. I-charge na rin natin para makita natin na gumagana. So ito guys, no, kinonect na natin sa adapter. Yan, nag-charge siya, as you can see. Tara, turn on na natin siya. So, pag ito turn on nyo lang, yan, yung Chromebook. Malabas, Chrome. At yan, click lang natin, English United States, let's go. Yan. So, kung hindi nyo pa nakakonect sa internet, connect nyo lang. Click lang natin to. Yan. At ilagay natin ang password. So, yan guys. So, makikita nyo, Google Chrome OS terms, yan, by using device, you agree, yan, blah blah blah, pwede na yung skip yan, accept and continue, yan. So, maghintay lang kayo ng konti, sign into yung Chromebook, kung meron man kayong personal email address, pwede nyo namang ilagay, yan, or if you forgot your email, you can also try to use browse suggest. Yan, browse suggest. Click mo lang yan. Yan o. Oh. Guys, oh. Para ka lang gumagamit ng tablet. Pwede mo siyang pindutin. Yan. Kung ayaw mo gumamit ng touchpad, ito yung touchpad niya. Yan. So makikita niyo, gumagalaw naman yung mouse. Legit naman siya. So kung gusto niyo gamitin yung daliri niya, pwede naman. Yan. Pwede YouTube. Yan. Capcom. Ayan. O, diba? Pasok. Pasok tayo sa aking vlog na website, which is Josh23vlog. Ayan. So, as you can see, ayan yung aking vlog na channel. So, kung gusto nyo pumunta sa aking channel at titingnan nyo ang aking video. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, 291 subscriber. Very
very appreciated ako sa inyong lahat at nakarating tayo dito. At ito, sa pamamagitan nito, papasalamat ako sa inyong lahat at sa kahit na ganito ang nakuha kong subscriber, marami na to. Nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking videos. At ito, makikita niyo nag-charge siya, ang bilis, no? So kanina hindi siya nag-turn on kasi kailangan pa natin siya i-charge. So fast charging siya talaga at very promising itong Acer. Meron siyang Core i3 8th gen. Alam naman natin kapag ka Core i3, automatic quad core na yan eh. 8th gen yan. So nakita ko na yung specs na yan. Kung gusto mo naman mag-download sa Play Store, pwede ka naman mag-download ng Play Store. Since naka guest tayo, pwede mo rin naman gamitin yung own email address para makagamit ka ng yung Chromebook na full potential. So, yun. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sa nga pala, ito nga palang computer nito ay mataas ang specs niya pagdating din sa RAM. Meron siyang 8GB na RAM. At ang ginagamit niya is ang pag ginagamit nito. Kung hindi man ito gumagamit ng M.2, malamang ang ginagamit nito ay SSD. Pero sa nipis niya, halos sa SSD na rin ito ata or M.2 eh. So makikita niyo na rin yan dito. So yan po guys, ito po yung pangalan niya. Acer Chromebook Spin 3. Yan yung kanyang model. So Chromebook siya, meron siyang i3 or Intel i3 Core or Intel Core i3 8th Gen. Ayan. Quad core yan, mabilis yan. At meron siyang 8GB of RAM. Alam ko meron to 64GB of ROM. Is either naka SSD or naka M.2 siya. Pero mabilis to. Hindi na siya gumagamit ng makalumang SSD. So yun lang guys. So yun. Napakahusay. Ang pangalan niya, Intel 7265D2W. Tapos ito pa. Yan. So itong masasabi ko itong Acer na laptop na to. Itong branded na laptop na to. Chromebook. Masasabi ko na matibay talaga to. So ginawa talaga to para sa office work. Pero kung gusto niyo naman siyang baguhin as ibang operating system, pwede naman. Pwede mo siyang baguhin as Windows or Linux. Pwede mo naman siyang ibalik sa dati na Chrome OS. So yun. Maraming salamat sa inyong panonood. At please give us a thumbs up. And also please like and subscribe. And always click on notification bell. Click on all so that you will always be updated to our next video. And we thank you very much for our 291 subscribers. And God bless to you all.